Katulad ng nabanggit ko sa una, ito'y gawa lamang ng walang magawa. Di po ako binayaran para mangampanya, no money involved, ika nga nila. Kaya't sa kanilang lahat, ako'y taus-pusong gumagalang sumasaluto sa kanila. Kung sa una ay para sa mga presidential, aspirant vice president naman ngayon ang aking pinapatungkol. Pero bago yan, ako'y muling humhingi ng pabor. Please subscribe to my YouTube channel. Sana all. Kanino ba ako? Part 2 ni MGM. Di man siya pinalad noon, di siya nawalan ng pag-asa, kaya't nandito siya muli ngayon. Sapagkat siya ay naniniwala ng lahat ay may dahilan at rason. May oras na nakalaan, di dapat questionin ang Panginoon. Nangangarap for the best of our nation, siya si Dr. Willie Ong. Ito'y magaling, matapang din na pinuno. Di siya basta-basta, bagamat siya rin ay maprinsipyo. Walang inuurungan kahit sino, kahit pa ang ating Pangulo. Oo, siya ang nag-iisang Sir Walden Bello, nais din maging pangalawang Pangulo. Kung ang pag-uusapan ay tungkol sa paggugobyerno, sa tagal na niya sa larangang ito, sobra-sobra na ang kanyang pagkakwalipikado. Isang patunay ngayon ay ang kanyang pagkapangulo sa Senado, magkaisa para kay Tito Sen Soto. Siya ay nangarap din na maging vice-presidente ng ating bayan dahil gusto niya na walang mapag-iwanan. Sana all may sapat na pagkain sa mesa't hapagkainan. Sana all may bakuna at ligtas sa sakit ang lahat ng mamamayan. At ayon pa kay Senator Francis Kiko Pangilinan, sana all nakapagtapos sa pag-aaral at may sariling tahanan. Siya ay veterano din sa politika, dating mayor ng lungsod ng Maynila. Ngayon siya ay umaapila, nakikiusap, nakikisuyo sa masa na sana pagsamahin silang dalawa. Dahil ayon mismo kay Mayor Lito Atienza, walang silbi kung siya lang mag-isa, kundi rin isulat ang kanyang running mate sa balota. For President, sigaw noon sa kanya ng marami, kaya't madaming nadismaya at nalungkot nang mag-file siya sa pagkalkalde. Pero bago sumapit ang 15 ng Nobyembre, si Mayor Inday Sara Duterte kumambyo at naghain ng pagka-vice-presidente, katandem ang anak ng Norte.